Okay, so pag-usapan natin, Marlon Tapales, pagbabalik sa ring. At pwede pa bang mag-world champion itong si Marlon Tapales? Sa November 21 po, siya po ay lalaban sa General Santos City. Ang kalaban niya si Eden Sonsona. Okay? Pag-usapan natin yung laban na yun. At pag-usapan rin natin kung ito pang isang prospect natin na inaabang-abangan natin na mag-world champion. Kaya pa bang mag-world champion? Okay? Pag-usapan natin yan. Ako po si Pao Saludo ng POWCAST SPORTS. Baka hindi ka pa nakasubscribe. Mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para laging updated sa ating mga ano pa ba, kwentuhan. Okay, so again, November 21, ang kalaban niya si Eden Sonsona. Hindi naman basta-basta ito si Eden Sonsona kung nakatraining. At actually, napanood ko na sila pareho lumaban at magaling naman si Eden Sonsona. Pero dito sa laban na ito, feeling ko lamang po si Marlon Tapales. At syempre, medyo hindi kagandahan yung record ngayon ni Eden Sonsona na magkasunod-sunod na talo. Pero pwede niya pa rin gulatin si Marlon Tapales kung siya ay again, kung siya ay talagang kompleto ang training at kumbagay talagang ibuhos niya. Marlon Tapales naman, ito talaga yung gusto kong mapag-usapan at gusto kong kayo matanong. Marlon Tapales currently, I believe he's 28 years old if I'm not mistaken. Double check natin yan sa box rec habang tayo nagsasalita. At itong si Marlon Tapales kasi, nakausap ko lang nung actually a couple of months ago na interview ko siya and tinanong natin kung kailan yung comeback fight niya, ano nangyari doon sa huling laban niya. Yes, 28 years old ha. 28 years old, kaka-check ko lang. Yung huling laban niya kasi December 7, double check ko dito, December 7 sa Brooklyn, New York at natalo po siya doon ni Ryusuke Iwasa. Yun po yung sa interim IBF championship po. Yun yung pinakahuling laban niya. So, ibig sabihin nito, medyo matagal-tagal na rin pong hindi nakalaban ng ating boxing prospect na si Marlon Tapales. At dito, pwedeng pangtanggal kalawang at susubukan siya ni Eden Sonsona bago siya bumalik. I think what I see for Marlon Tapales is that malaki pa yung pag-asa niya sa tingin ko. Hindi ko lang alam kung ano sa tingin niyo. And I think after this fight, yung may nagtanong nga doon sa huling usapan namin, one fight or two fights para bumalik na ulit sa high level na labanan. I think Marlon Tapales, because doon sa ginagawa ng Sandman, baka isang araw makita rin natin or next year, lumalaban na rin ito sa Amerika at doon na siya namamayagpag. I think he still can. Actually, sa 122 sa super bantamweight division, isa siya sa inaabangan ko na posibleng makakuha ng world championship. Ang makakasama niya dyan. Actually, ay, puro ano ah. Si Santissima, Sanman din. Si Pagara, 122. Si Ramonal, nakaranking. At saka si Alila Orel. At si Planya pala, si Mike Planya, isa rin sa parang mainit na mainit ngayon. In fact, siya yung mas mainit ngayon dito sa Sanman promotion. So, let me know what you think. Ano bang nakikita niyo dito kay Marlon Tapales? And of course, abangan natin yung laban niya dito kay Eden Sonsona. Si Eden Sonsona, kaibigan ko rin niya. Pero sa ngayon, pare, medyo lamalo talaga itong si Marlon Tapales dito sa laban niyo. So, good luck na lang sa inyong dalawa. At may the best man win. At kung sino man yung manalo, balato. Salamat. Thank you. POWCAST Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.